At ito ang tampok na kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan? Dito sa ating dulang, maginito ang kasaysayan. Kumusta na kaya si Julius? O sa sabi ng Simon, may asawa na lang ako. May maganda ng trabaho at may maayos na tinitiran. Kakabayan ko malaga rin ang mga ako. Natupad din ang pangarap ko. Ang pangako ko sa puntod ng kanyang imahoy. Nagkaroon ng magandang buhay si Julius. Diego! Sana dumating ang pagkakataon na makita ko rin ang kanyang asawa na nagdadalang tao na raw at ang kanyang magiging anak. Sana makausap at mayakap silang mag-anak. Kapag nangyari yun, ako na sigurong magiging pinakamasayang tao. Diego! Masong! Lumapit ka rito! Oh, nandiyan na. Bilitan mo! Bakit? Anong bakit? Ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Basta tinawag kita, lumapit ka agad. Basta isa na. Hindi ko narinig agad ang tawag mo. Hindi pala eh. May iniisip kasi ako kanina. Kahit anong ginagawa mo, o nasa utak mo! Basta tinawag kita! Lapit agad! Oo! Ano din eh? Yan! Patayin mo likod ko! Yan! Oo! Oh. Magbutihan mo ha! Oo! Oo yan! Basta siya ang parang! Ganyan! Tundin mo lahat agad ang inuutos ko sa'yo! Dahil isang sablay mo lang! Masasaktan ka sa akin! Dadya, paano yung bumagsak dito sa kwarto? Hindi niya. Kasi na-off balance ako pagtayo ko. Kasi lumakit na yung tiyan ko. Ha? Sumasakit ng tiyan mo? Paminsan-minsan naman umihilab. Sakit. Pero dumadala siya pagsakit. Tumitindi yung kirot. Ha? Pumalak na yata ako. Eh, hindi mo po na makabuha na. Itong buwan pa lang yung pinagbubuntis niya. Dali mo na ako sa ospital. Sige. Bilisan mo! Oo. Ah! Kaya nung tumitindi mo sa kitang kyan ko! Ah! Lalabas na yata ang bata! Pinasundo ang hinod. Malamang para sa ngayon. Malapit lang naman dito yung bahay natin sa sinikiran niya. Ay, naman. Ay, papatiyo. Ano po? Pagdutatot baka matangas ang presyon ang dugo mo. Mabuti pa habang wala pa yung hinod. Uminom ka muna ng gamot na pampababa ng blood pressure, ha? Ito. Ito ang tableto. No. Ito, tubig. Uminom ka ng tableta para sa alta presyon, anak. Ang gamot na itong iniinom ko kapag na-hybrid ako, eh. Yan, sige. Yan lang. Mamaya lang, magiging maayos ang pakiramdam mo, ha? Ha? Dihihapan! Oo! Humingal! Ha? Maura! Ang kasaysayan ni Diego Candido. Anak, bakit mo ko pinabayaan?
dito sa ating dulan, magininto ang kasaysayan. Nadya! Lalaki! Lalaki naging anak natin! Salamat. Sabi ng nurse, normal ang anak ko. Kahit na premature. Oo, tama. Premature na. Dahil mahigit 7 buwan pa na siya, ipinanganak mo na. Oh, salamat. Normal ang bata. Nadya, pinaligaya mo ako. Ngayon, ganap na ang pagiging lalaki ko. Isa na akong ama. Isang ama na nagbigay ng buhay sa sariling anak. Yun ang akala mo. May sinasabi ka ba, Nadya? Wala. Akala ko may ibinubulong ka. Mayroon lang ako naisip na ipangalan sa anak ko. Oswald. Oswald? Pangalan ng isang foreigner. Kasi may nakilala ako. Akong foreigner, natuwa. Kinunan kami ng picture habang namamasyal sa park. Sinong kasama mo sa park? Isang kaibigan. Bigla ka yata yung nalungkot. May naalala lang ako. Kung ano man yung naalala mo. Kung bakit nga nalungkot. Kalimutan mo na lahat yan. Ngayon, nagkaanak na tayo. Puro saya tuwa na lamang na mag-aari sa ating tahanan. At wala nang magiging lungkot kailanman. Hello? Sino? Buhay ang apo mo na babae. Pero wala nang inaanak ko. Wala na siya ko. Namatay sa panganak si Maura. Kalilibig lang sa kanya kahapon. Bakit? Preeclampsia daw ang dahilan, sabi ng doktor sa ospital. Nagkaroon ang komplikasyon ng panganak ni Maura. Nagkaroon siya ng hypertension, ng blood clot sa kanyang baga. At kumalat ang infection sa dugo. Kaya hindi na naagapang mahilig sa sabi ng kanya. Salamat ako. Sinon, maaaring naging dahilan daw ng komplikasyon sa panganak ni Maura ang pagpapainom ko sa kanya ng gamot na hindi inireseta ng doktor. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Nangyari ng lahat. Magsisi ka man. Makonsensya habang panahon. Wala nang idudulot na mabuti yun. Pahihirapan mo lamang ang sarili mo. Napakahirap maging mahirap, pare. Kung may pera lang ako, sana dadala ko agad sa pinakamagandang ospital si Maura. Sana naalagaan siya at naasikasong mabuti ng mahuhusay na doktor. Sana. Sana buhay pa ang anak ko hanggang ngayon. Masom, pasalubog sa atin ito ng kumpare kung dumalaw sa akin. Hindi kayo mo! O gusto mong basahin ko na naman yung mukha mo, ha? Uy, ibibigay na. Kuya. Ganyan. Kahit sino ang dalaw mo, o kahit anong pasalubong sa'yo, iintrega mo agad sa akin. Kung ayaw mong masaktan ka, at mapadali ang buhay mo! Balikan natin ang kasi
Bakit mo akong binabayaan? Dito sa ating dulang, maginindo ang kasaysayan ngayon. Anak mo, Julio, sa sanggol ko talaga. Bakit naman po, Tita Amanda? Abay, anong iabot mo sa akin para kargahin ko? Hindi, anak ko. Alam ko, matutuwa kayo sa kanya. Kaya dinala ko siya dito sa bahay niyo. Talaga natuwa ako sa pagdating niyo mag-ama. Tita Amanda, tatlo kaming dumating dito sa inyo. Tita, kasama po si Nadia. Nakatuwa talaga ang apo ko sa pamangkin. Wapong-wapo. Buti na lang nagmana sa kanyang ama at walang nakuha kahit natitig sa ibang tao. Kasi hindi ho ako ibang tao sa anak ko. Sa katawang ko siyang galing. Sa katawang ko galing ang sanggol na kalganyo. Ano ka nakalina ka pa sa bandang sabad? Kahit hindi ka kinakausap yan. Tita Amanda. Pakapi ka na kayo eh. Kanina pa pagdating namin, nagmamano ako sa inyo. Hindi niyo ako pinansin. Kinalikuran niyo na lang ako na parang si Julius lang at yung anak namin yung nakikita niyo. Eh, kasalanan ko ako hanggang ngayon, mabigat pa rin ang dugo ko sa'yo. Tita, pag-iusap naman. Kapamilya na natin si Amanda. Julius, kahit kailan, hindi ko matatanggap na kapamilya sa pinlang sa pamilya natin na babaeng yan. Kung hindi niyo ako matatanggap, okay na ngayon anak ko. Nadia, pati anak natin natatapos sa bangayan niyo ni Tita Amanda. Umalis na tayo dito, Julius. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa isang taong matanda na wala pang pinagkatanggaan. Patulong lang ito, ah! Tita, alis na ho kami. Saka na lang ho kami babalik. Huwag kang babalik dito na kasama ng antipatikang babaeng yan, Julius. Kapag hindi ako nakapagtimpi sa kanya, mag-asawang sampalang patitikim ko sa kanya. At ipagungod-gurag ko siya sa lahat ng sulok nitong bahay! Mabuhin kaya! Para makilala mo ako, tanda. Madurugoyin ko ang ilong at bunganga mo. At babalian kita ng buto. Masong, tama na. Tigilan mo na ang panan natin sa bagong pasok dito sa selda. Matanda na siya. Maawa ka sa kanya. Uy, Basong! Mukhang tumapapit si Diego! Napakalala ka sa pagbibinyag mo sa bagong pasok, ha? Papayag ka bang manduhan ng iba? Tinguloy ka! Manungkabit ko sa lahat ng ayoko! Yung pinakikialaman ako! Ayaw para magtanda ka! Bubog sarado ka sa akin ngayon! Kagad lang pagtitimpi ko sa'yo! Alcantara at Lionel Benjamin bilang Diego Candido. Sound effects Jerry Mucha. Technical supervision Eric Lucero at Bomboyar. Musical director Boboy Salonga. Production assistant Anjing Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Orly Aquino at sa madamdaming direksyon ni Salvador M. Royales. Diego Candido, anak, bakit mo ko pinabayaan?
dito sa ating bulan, mga ginintuwang kasaysayan.